Pilipinas gagawa na ng sariling armas at mga military equipment para sa depensa at opensa ng ating bansa. At sa pagkakataon ito, yan ang bibigyan natin ng reaction. Marami ang nagtatanong bakit hindi natin ginagawa ang mga armas na pwede naman natin gawin sa Pilipinas. Bakit kailangan pa natin bumili sa ibang bansa? E kung tutuusin daw ay kaya naman ng mga Filipino engineers ang paggawa ng mga makabagong armas para matapatan natin ang mga armas ng Chekwa. Dahil sa magandang balita na ang Pilipinas ay nagkaroon naman ng bagong iron smelting company sa ating bansa na matatagpuan sa Compostela, Cebu. Masasabi natin na isa itong technology breakthrough sa ating bansa. Alam nyo ba na kung bakit hindi natin ginagawa ang mga weapons sa ating bansa at hindi tayo gumagawa ng mga sasakyan dito sa ating bansa? Dahil wala tayong iron smelting companies sa ating bansa mismo. Ang mga bakal na kinakailangan ng ating bansa para gumawa ng mga sasakyan, para gumawa ng mga armas ay kinakailangan muna nating bilhin sa ibang bansa. At dahil sa pagtataguyod ng ating bansa na may punta na ang isa sa pinakamalaking iron smelting sa Pilipinas, ito na ang simula na pwede nating gawin ang mga armas at mga sasakyan na kinakailangan natin dito sa Pilipinas. Dahil kung binibili natin ang mga bakal sa ibang bansa, kahit gawin natin ang mga armas dito sa ating bansa at mga military equipments dito sa ating bansa, mas mahal pa yung ating gagastusin kaysa ipagawa natin sa ibang bansa. Dahil isa sa mga nagpapamura sa isang weapons o isang military equipments ay kung nasaan ang pagawaan ng bakal, kung nasaan ang smelting companies ng mga bakal. Ganon din, hindi rin tayo gumagawa ng sarili nating weapons at mga military equipments ng ating bansa dahil napakamahal ng kuryente ng ating bansa. Walang sapat na supply ng kuryente ang bansang Pilipinas para matustusan ang pangangailangan ng mamamayan nito at matustusan ang pangangailangan ng paggawa ng mga armas at mga kinakailangang sasakyan. Hindi nagpupuntahan ang mga investors at mga may kaalaman sa paggawa ng sasakyan at paggawa ng mga weapons sa ating bansa dahil nga mas mahal ang kanilang gagastusin dito sa ating bansa. Tulad na lang halimbawa nung wala pa tayong smelting companies sa ating bansa. At sa ngayon mahal pa rin yung bayad ng kuryente sa ating bansa kumpara kung ipapagawa natin ito sa ibang bansa, malayong mas mura. Parehas lang ang kalidad kaysa yung gagawin natin dito sa ating bansa. Ngayon at nabuksan na ang mga pagkakataon, ang unang pagkakataon na tayo ay pwede na makagawa ng sarili nating sasakyan at sarili nating armas. Dahil nandito na ang iron smelting companies ng ating bansa. Isa itong malaking ingredients para matupad natin ang paggawa ng mga armas at mga sakyang militar dito sa ating bansa. Ganon din yung paggawa ng public vehicles dito sa ating bansa. Dala na nga na nagkaroon tayo ng mas malawakang iron smelting companies ng ating bansa. At kung ito ay masusundan ng pagbaba ng pagbayad ng kuryente sa ating bansa, tulad na lang halimbawa ng paggawa pa ng mas maraming dam para mapababa yung pagbayad natin ng kuryente sa ating bansa at matupad na ang paggamit ng nuclear energy sa ating bansa tulad ng nakalaan na Bataan Nuclear Power Plant, hindi malayo na bababa ang bayarin natin sa kuryente. Ito ang magiging ingredients, ito ang magiging dahilan para magawa na natin ang mga pinapangarap nating armas para sa depensa ng ating bansa at para sa mga military equipments at public vehicles ng ating bansa. Kung walang sapat na supply ng kuryente sa ating bansa at magdadagsahan ang mga pagawaan ng sasakyan at pagawaan ng armas dito sa ating bansa, ang tendensya niyan, makakaranas tayo ng palagiang brownout sa mga residential area.
para sa isang pag-unlad ng teknolohiya. Nangangailangan yan ng bakal. Nangangailangan yan ng napakaraming bakal. Kung sino ang mga bansang mayroong sariling iron smelting company, sila ang gumagawa ng mga teknolohiya. Tulad na lang halimbawa ng South Korea. Dahil nagkaroon sila ng iron smelting company sa kanilang bansa, ito ang naging dahilan para dumagsak ang mga investor sa kanilang bansa at unti-unti sila nakagawa ng mga sakyan galing sa Korea. Ganon din pinababa ng bansang South Korea ang bayarin sa kuryente nang sa ganon maibenta nila ang kanilang mga sakyan sa pandaigdigan. Ganon din ang bansang Japan dahil mayroon silang sariling iron smelting company sa kanilang bansa. Ay umunlad ang kanilang teknolohiya sa paggawa ng sasakyan, maging sa paggawa rin ng mga armas. Ganon din ang bayaran ng kuryente sa bansang Japan ay malayong mas mababa sa bayarin ng kuryente sa ating bansa. Ito ang mga pangunahing ikinukonsideran ng mga investors galing sa iba't ibang bansa para gumawa ng sasakyan, sasakyang pandagat at mga armas na kinakailangan ng isang bansa. Magamat hanggang sa ngayon ay binibili pa rin natin ang mga armas na kinakailangan natin at mga kagamitang militar sa ibang bansa. Ngunit nakikita na natin na sinusubukan na ng Cebu, isa sa mga paggawaan ng barko sa ating bansa mula sa kaalaman ng Australia, na dito na ginagawa ang ilang mga barko na gagamitin natin sa West Philippine Sea. Ito na siguro marahil ang bunga ng pagkakaroon natin ng sarili nating iron smelting company sa ating bansa na dagdagan ang ating kapasidad para gumawa ng sariling sasakyan at sariling armas ng ating bansa. Antayin pa natin na mapababa natin ang halaga ng bayarin ng kuryente ng ating bansa. Hindi malayo na sa susunod na 7 taon hanggang 12 taon, isa na rin tayo sa mga bansa na gumagawa ng sarili nating sasakyan at sarili nating armas pang depensa. Mayaman ang bansang Pilipinas ng iron ore, kung kaya't isa itong advantage ng ating bansa na ang gagawin nating mga armas at mga gagawin nating sasakyan kung sakasakali ay mas malayong mababa ang presyo na may magandang kalidad na pwedeng ibenta sa buong mundo. Para sa ilang mga expert, ito yung hinihintay nila na masasabi nila na ang isang bansa ay patungo na sa pag-unlad ang pagpasok ng iron smelting companies ng ating bansa. At kung madadagdagan pa ito sa mga susunod na taon o susunod na panahon, ay maswerte ang Pilipinas. Dahil siniseryoso na ng ating gobyerno na umunlad ang bansang Pilipinas. Dagdag mo pa dyan, iniintay na lang natin na bumaba ang presyuhan ng pagbabayad ng kuryente sa ating bansa. Nawa magawa na natin ang mga ilang dams sa ating bansa at magawa na rin natin ang nuclear power plant ng ating bansa. Ito yung mga key ingredients ng ating bansa para magawa natin ang sarili nating armas, sarili nating barko, sarili nating sasakyan, sarili nating military equipments at kung ano-ano pang kinakailangan ang bakal sa larangan ng teknolohiya. Dahil sa pagpasok ng iron smelting companies sa ating bansa, magkakaroon tayo ng mga innovations at breakthrough sa kalikutan ng pag-iisip at kagalingan ng ating mga engineers sa larangan ng teknolohiya at invention. Para mabuo natin ang pangarap na ito, nagawa na ng bansa ang paunang hakbang. Ngunit kailangan natin ang pangalawang hakbang, ang maibaba ang kuryente, ang bayarin ng kuryente sa ating bansa. Pag nagawa na yan ng ating bansa, makikita natin na magdadagsahan ang mga investors galing sa iba't ibang bansa para magsagawa ng technology, science and invention sa ating bansa. Makikita natin na tayo na rin mismo sa Pilipinas gagawin ang mga nagagandahang sasakyan, nagagandahang armas, nagagandahang kagamitan ng military equipments para ibenta sa buong mundo. Ito ang naging plano ng ating bansa noong unang panahon. Ngunit ang mga planong ito ay sadyang naudlot dahil hindi ito ang naging visions ng mga sumunod na presidente.
ang magkaroon ng iron smelting plant sa ating bansa at mapababa ang bayarin sa kuryente. Ngayon, mayroon tayong isang administrasyon na gumagawa nito at tinutumbok ang mga proyektong ito. Magpatayo ng iron smelting company sa ating bansa at pababain ang presyo ng bayarin ng kuryente ng ating bansa sa pamamagitan ng paggawa ng mas marami pang hydroelectronic power plant at mabuksan na ang paggamit ng nuclear power plant sa Bataan.